Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po ba? So pasensya na po at hindi pa rin napapalitan ang cable. So third Sunday of Advent, season of Lent, 40 days preparation for Easter. Tayo po ay patuloy pong naghahanda. And today we ask, tayo ba ay tunay naghahanda? At anong klaseng paghahanda? Tayo ba'y nagsisisi? So, nais ko pong ibahagi the gospel for today reminds us that we have to bear fruits. Tayo po ay dapat mamunga. But in the parable which Jesus gave, if you will not repent, you will all perish as they did. So Jesus gave two instances wherein people committed sins. So Jesus gave this parable about the fig tree. May isang puno ng igos. Tatlong taon na yung mama naghahanap ng bunga at wala siyang makita. Kumuha ka na ng palakol. Cut it down. Ang bait ng gardener. Wag po hayaan nyo ako ang maglalagay ng pataba. Bumalik po kayo sa isang taon. Pag hindi pa ito namunga, putulin na natin. So a beautiful way of telling, pasensyoso ako. Our God is a very patient God. Amen? So, and who is this God? In the Old Testament, in the first reading, He introduced Himself as I am who am. That's the word for Yahweh. Ako ay ako. Again, I just love it, no? It's one of my mantras. I always pray that I am who am. I am who am. That's the perfect God. And who am I? I am. I am Glenn, the imperfect one. So the imperfect one should be founded, should be connected to the perfect I am who am. Di ba napakasarap po? Kung ang bawat taong imperfect I am ay iuugnay sa Diyos na I am who am, the source, the real love, kaganda ang buhay natin. So with that, sa 30 linggo ng Kwaresma, we started with the gospel first. Sunday of Lent is about temptation. And then last Sunday, it's about transfiguration. And we have just read the parable of the fig tree. At dito po, uulitin natin, Jesus is expecting us to bear fruits. Pakitanong nga po ang katabi, bumubunga ka ba? Are you bearing fruit? Anong klaseng bunga? So, what fruit does God want us to produce? So, this afternoon, ang bunga na gusto ng Diyos para sa atin
Dalawa lang. The fruit of anticipation and the fruit of having friends. Tingnan po natin, bakit noong isang linggo, second Sunday of Lent, the gospel was about transfiguration. Bakit nga ba? Why? Because the transfiguration of Jesus is the anticipation of His glory. Second week pa lang, 6 weeks ang Kwaresma. Second week, pagbabagong anyo ka agad. O kaya ulit, tingnan uli ang katabi, nagbagong anyo na ba yan? No? O at least ang buhok. Wow, blonde na siya, di ba? Ang kilay eh, permanent na. Yan, ano? May pagbabago. Pero of course, we are talking of internal change. Kaya gustong-gusto ko ito eh. Sana ang ebanghelyo dapat ngayong kapanahunan ng Kwaresma, dapat laging yung ano, we have to recall and relieve the sufferings and death of Jesus, di ba? Pero bakit transfiguration? And what is the role of transfiguration? Uulitin ko po, it is the anticipation of Christ's glory. It is the anticipation of Christ's victory. Gayun pala yun, ang sarap, ibig sabihin, may problema ka. Kaya ako, hindi ko na nilagay dito yung, ano, yung Ukraine. Kasi I want to anticipate immediately. Ano yung anticipation natin? Mawala na sana si Putin, di ba? Ganun lang. Para wala ng patayan. And we anticipate sana yung China leader, wag na rin sumama. So that kind of anticipation. So, kayang ganda sa Pilipino eh. Mayroon ba tayong paghihirap? Bakit hindi natin i-anticipate ang ating kaluwalhatian at ang ating pagkapanalo? Application sa buhay, may pagsubok bang dumarating sa buhay mo? Kung ikaw may asawa, may pagsubok at paghihirap ba sa iyong asawa? Anticipate! Masosolve din yan. Lalugi ka ba sa negosyo? Anticipate! Malalampusan mo yan, talagang hihigit pang gaganda ang iyong negosyo. So, unahan na natin ang pagkapanalo. Kaya ito ang kagandahan sa bawat paghihirap na dumarating sa buhay, unahan na natin ang pagkapanalo. Amen? Di ba napakaganda? Eh kaya ka bakit katalo? Kasi lagi kang nagmumukmok sa katalunan. And what are our sufferings? Ang gustong-gusto ko itong larawang ito eh. Kaya ano ba ang ating mga pighati ngayon? Just looking at the picture, you could see the suffering of this man. Pighati, grabe no? Kaya yung pighati ng bawat tao eh, katotohanan. Pero kung gusto mo, huwag mo siyang isipin. Ngitian mo at sabihin mo, ito ang aking pagkapanalo. So with that, yun ang kagandahan ng transfiguration. Unahan na natin ang pagkapanalo sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay. Unahan na natin. So, ano naman ang ating gusto nating pangunahan na pagkapanalo? Ano yung gagawin kung tayo ay naghihirap? So, some tips lang po ito. Let's learn from Jesus' transfiguration. So, ang sa aking pagninilay, saan ba nangyari ang transfiguration? Dito po sa isang bundok. Ang tawag dito sa bundok ito, Bundok Tabor, the Mount of Tabor. Kaya napakaganda sa first reading, how did God reveal Himself to Moses? In another mountain, the mountain of Sinai. No? I am who am. Kaya ang ganda, I am who am. Kaya sa bundok, matatagpuan ng Diyos. Sa bundok ng mga, sabihin na natin ang paghihirap, sa bundok ng mga pagsubok na andoon ng Diyos. At ang galing ni Jesus eh. Alam niya maghihirap siya. Before climbing the mountain, He chose His close friends, core group
friends. Sa ating paghihirap, sinong kinakailangan mo? Isama mo ang tunay na mga kaibigan. Si Jesus, thousands of followers. There were 72 disciples. There were 12 apostles. But remember, only 3 belong to the core group. Pakitanong uli, kung kaibigan mo nga yung katabi mo, ilan nga ba kayo sa aking core group? O diba? Si Jesus ang galing eh. So sa ating pagsubok, number 1, anong kinakailangan? Human friends. So Jesus had Peter, James, and John. At ano ang nire-represent ang mga kaibigan na to? Medyo ironic. Peter represents the faith. But we know, Peter, tinatwa pa nga si Jesus, di ba? Pero he represented. Why? Nagsisi, naging matatag din naman. Ginawa pang unang santo papa. James represents hope. John represents love. Kaya ang kaibigang may dala ng pananampalataya, may dalang pag-asa, may dalang pag-ibig, siya ang tunay na kaibigan. Kaya lang human friends, BFF, naalaala ko tuloy si II, di ba? Noong nag-away sila Nino, pagdasal din natin, akala ko BFF, di ba? Best friend forever? No. Best fake friend. Uy, grabe. Kaya hindi sapat ang human friends who appeared when Jesus transfigured Moses and Elijah. Anong uring kaibigan ito? Moses represents the law. Elijah represents the prophets. Meaning, kung may pagkukulang sa human friends, don't forget to choose your spiritual friends that will remind you to stick to the law. Especially, law of God. And don't forget, you have a friend who represents prophets. Kaya dapat ang iyong kaibigan na isang rim propeta na sasabihin ang tama, sasabihin ang mensahe ng Diyos, hindi lang mensahe ng tao. Feel mo? Gets mo? Human friends, spiritual friends, and finally, there was a voice from heaven during the transfiguration of Jesus. You are my beloved son. You are my beloved daughter. Anong ibig sabihin yon? Jesus had a deep personal experience of God's affirmation. Yes, we need affirmation from friends, human friends, spiritual friends, but above all, ito ang mahalaga, maranasan ang pagtanggap ng affirmation from God. Sino siya? Siya ang God Father Friend. Siya ang GFF. So hindi sapat ang BFF. Ang pinakasukdulang kaibigan ay GFF, God Father Friend. So with that, kompleto, Ricardo, ang kaibigan. So who helped Jesus? Nung alam niyang siya'y maghihirap, he already anticipated his glory, but his 3 friends, the human friends, the spiritual friends, and GFF, God, Father, Friend, helped Jesus. So today, in our Mass, this third Sunday of Lent, ano ang ating tanong? Tayo ba ay namunga na? At anong klaseng bunga ang kinakailangan natin? What fruit does God want us to produce? The fruit of anticipation and the fruit of true friends. Feel mo, gets mo, gawin mo. Close your eyes, bow your heads. Sa misang ito, hilingin natin sa ating Panginoong Jesucristo ipagkaloob sa atin ang bunga ng tunay na mga kaibigan. Human friends, spiritual friends, above all, GFF, God, Father, Friend, Amen.